And what's up again sa inyo, no, mga kalapatid? Si Ansa, magandang araw sa ating lahat. So for today's video, mga kalapatid, gagawa na naman tayo ng panibagong video! At ang video ang gagawin natin ay ilulop visit nga tayo, no, ng Excellence Rock Dub dito sa loft natin, mga kalapatid. So let's go! So, ayun nga mga kalapatids, ano? So, bago natin pag-usapan yung pagbisita nga ng Excellence Rock Dub dito sa loft natin, mga kalapatids. So, samahan nyo muna ako magbigay ng garlic oil, ayan, or bawang, ano, sa mga kalapati natin. At the same time po, sasabihin ko yung gamit nito. So, mga newbie na walang idea sa paggamit po ng garlic or bawang, mga kalapatids. So, ito, sasabihin ko sa inyo after natin masubuan ng garlic oil yung mga kalapati natin, mga kalapatids. So ito mga kalapatids, nandito na tayo ngayon sa ating stock loft. So yung pagbibigay natin ng mga garlic oil ngayon is yung mga stock loft natin, yung mga stock bird natin, mga kalapatids. So tsura po ng garlic oil is ganito po. At papakita ko sa inyo yung sample, ano, mga kalapatids, ng garlic oil. So marami naman po nabibiling garlic oil sa market. So yung gamit nga natin ito is RJ Magic Pigeon Beans. Ayan, garlic oil siya. So ganito po yung itsura niya, mga kalapatids. Ayan, para po siyang may rai. What? Ayan, ito siya mga kalapatids, ano? So nasa lagay po siya ng gel, para po siyang gel, mga kalapatids, na nasa loob yung garlic oil. So nagbibigay po tayo nito, and also yung bawang, yung normal talagang bawang, literal na bawang, nagbibigay tayo nun. Minihiwa natin siya ng kasize din nito. Yan, and yun yung sinusubo natin sa mga kalapati natin, mga kalapatids. Nagbibigay rin tayo sa tubig niyan, dinidiktik po natin yung bawang, hinahalo natin sa tubig, and then binababad natin siya for 1 hour bago natin siya ibigay sa mga kalapati natin, mga kalapatid. So sa mga susunod nating video, papakita ko sa inyo, lalo na pag nag-condition na tayo, no, no, mga pang summer natin, mga kalapatid. Papakita ko sa inyo yan kung paano ginagawa natin sa bawang, sa mga wala namang idea, ayan, no. Pero sa mga may idea na po, so ginagamit na nila yan, sinasagawa na nila yan sa loft nila, mga kalapatid. Napaka-importante po ng pagbibigay ng bawang, ano, sa mga kalapati natin. At yun ngayong sasabihin natin mamaya sa inyo, bago natin sabihin, ano, bago natin talakayin na yung pagpunta ng Excellence Rock Dub dito sa loft natin, mga kalapatid. Mga kalapatids, ano? So pagbibigay po ng garlic oil or bawang, ano, sa mga kalapati natin, isa napakaganda, napaka-importante. So alam yan ng mga pansira, ano, sa mga veterano na po sa pagkakalapati, mga kalapatids. So ito pong garlic oil or bawang is nagsisilbi po siyang pandaloy, ano, ng mabuti ng mga dugo. So, ibig sabihin po, madalit sabi, mga kalapatids. So pagbibigay natin ng ganito ng bawang is mapapanatili natin ang maganda yung circulate po ng dugo sa katawan ng mga kalapati natin. Na ang napaka-importante is mas maganda natin, mas ma-deliver ng mabuti, ano, yung mga vitamins or supplements na binibigay natin sa mga kalapati sa pamamagitan po ng pag-circulate ng maayos ng dugo. Hindi po natin ma-deliver na mabuti yung mga binibigay natin ng mga gamot sa mga kalapati natin kapag hindi po sila nagsi-circulate ng mabuti. So ibig sabihin po, circulate is dumadaloy po yung dugo sa buong parts po ng katawan, at very special po sa kailangan na kailangan talaga ng katawan natin, mga kalapatids. Kaya pinapanatili natin, nagbibigay tayo ng mga ganito sa mga kalapati natin once or twice a week po, mga kalapatids, no? So hindi lang po sa mga breeders, hindi lang po sa mga flyers, especially po sa mga sinasalang nating mga kalapati. So stress yan sila. Once na nilagay natin, pinagpares natin yung mga kalapati natin, napaka-stress niyan para sa mga kalapati natin. Lalo na ang hen, ano, mga kalapatids, kapag nag-breed tayo ng mga kalapati. So doon lang sila umiikot sa cage na yon. So mine-make sure natin dapat na nagsi-circulate na mabuti yung dugo nila. Nang sa ganun, once na may inakay na sila, mga kalapatids, yung nutrients na kailangan ng katawan nila, na kailangan din na magiging inakay nila, is may papasan po nila ng maayos, mga kalapatids. At yung nutrients po na kailangan ng inakay natin upang maging healthy, ano, yung mga kalapati natin, isa ganung paraan po sa pagbibigay nito is may bibigay natin at may apply din nila sa mga inakay nila, mga kalapatids. Kaya sa mga hindi po gumagamit ng garlic oil or bawang, so kahit naman din na tayo bumuli, mga kalapatids, ng ganito, ng garlic oil, pwede naman po yung bawang, ano, gagayatin lang natin siya ng maliliit na sa tingin natin kayang-kayang isubo, ano, kayang-kayang lunukin ng mga kalapati natin. Pwede na po natin yung ibigay, mga kalapatids. So pwede natin magbigay ng twice
a week. So depende yan sa inyo, mga kalapatids, ano? Depende yan sa inyo kung paano siya i-apply. Pero wag naman po sobra. Pero ang maganda nun is herbal siya. Yung normal na literal po na bawang, herbal siya. Wala pong overdose yung sinusubo natin na yon, mga kalapatids. So itong binabahagi ko sa inyo, mga kalapatids, itong sinishare kong video sa inyo is nakuha rin natin, ano, sa mga pinupuntahan natin, nilulup visit natin. So hindi rin naman tayo gumagawa ng kwento rito, hindi lang tayo gumagawa ng sarili natin yung sistema. So ito yung napupulot natin, sinishare din sa atin, ano, ng mga napupuntahan natin yung panchir, especially po yung mga veterano na at yung mga nagpapa-champion, nagpapanalo na po sa pigeon industry, sa pag-aalaga ng mga kalapate, mga kalapatid. So yung number one na lagi ko sinasabi sa inyo, yung paglulot visit natin. So napakarami natin pwedeng makuha dyan, mga kalapatid, ano? So una-una na dyan, mga kalapatid, ano, yung conditioning and breeding, mga kalapatid. And halos lahat ng alam ng pansir na pwede i-share sa atin, so sinishare sa atin. At yun din po yung sinishare ko sa inyo sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng video, mga kalapatid, ano? Especially sa mga newbie na katulad din natin. So okay naman is newbie, kaya ngayon yung thankful tayo, hindi mababayaran, hindi mapapalitan ng pera yung mga napupulot nating aral, ano, sa mga pinupuntahan natin, nilolog visit natin. Kaya nga lagi tayo, kung napapansin nyo, halos lagi tayo naglolog visit, ano, sa Manila, sa mga karatig bayan natin, karatig lugar. Nasa ganoon, meron tayong makuhang mga ideya, lalo na po sa mga newbie. Lagi ko pong sinishare to para sa mga newbie na katulad natin, mga kalapatids. Nasa ganoon, kahit na hindi sila mag-look visit, especially mga malalayo or mga nasa busy tao, nasa office lang, ganoon is, pwede natin silang share sa pamagitan nito. Pag dunod nyo ng ganito, mas marami tayong makukuha ang tips, ano, at advices po pagdating sa pag-aalaga ng kalapate, mga kalapatids. So ang pinaka-main topic natin dito ngayon, ano, sa araw na ito, mga kalapatids, is yun nga, yung pagbisita sa atin ng Excellence Rock Dub. So totoo po yan, bibisitahin tayo ng Excellence Rock Dub. So unfortunately po, hindi lang po natuloy. Pero dapat po talaga, noong March 14 po, is pupunta po talaga rito ang Excellence Rock Dub, which is ang tinutukoy ko si Sir Burns, si Sir Burns po na Bernandez, ano. Siya po yung pupunta rito. So in-expect natin siya pumunta ng March 14, kaya lang po hindi natuloy dahil nga sa kumakalat na virus ngayon, na sakit, na NCOV, ano, mga kalapatid. So minemake sure natin muna na safety first, mga kalapatid, ano. So mas mabuti rin na hindi muna tayo maglalabas, huwag po muna tayong pumunta sa mga lugar na matao, mga kalapatid, para makaiwas tayo sa sakit na yan. Siyempre ingatan natin yung katawan natin, ingatan natin yung mga pamilya natin, na hindi tayo mahawaan yan, mga kalapatid. So thankful tayo, mga kalapatid, na dito sa lugar natin, sa probinsya ng Aurora, is wala pa naman, ano, na pumapasok na sakit. Kaya lang nagla-lockdown na rin dito kasi nga bawal na pumasok yung mga turista, mga kalapatid. So meron na yung nilabas galing sa gobyerno na bawal pumasok muna dito at bawal lumabas. Pwede naman lumabas pero dapat meron kang valid reason, ano, mga kalapatid. Kaya yung hindi pagtuloy ng Excellence Rock Dub dito sa loob natin is acceptable naman yung reason nila. So nai-relay naman na natin yan sa club natin. Kasi March 14 nga po is alam na ang dadating, ano. So nakapag-message na rin kami, nakapagpalitan kami ng message ni Sir Burns Bernandez na hindi talaga siya matutuloy. So okay lang po yun dahil ganun nga, iniingatan natin muna yung sakit na yun dahil delikado, mga kalapatids. Pero once na naging okay na, napalipas na natin yung issue na yan, yung disease na yan, is magkikipag-communicate ulit tayo, no, upang matuloy na yung pagpunta ng Excellence Rock Dub dito, ma-feature tong channel natin, mga kalapatids. Hindi ko naman sila pinlist, so sila po yung kusang lumapit, nagtanong na kung pwede pumunta ng Aurora. So pwedeng-pwede naman, kaya lang, ito nga, papalipasin muna natin yun, mga kalapatids. So sa pagpunta naman na nila yan, gagawin din natin ng video yan, sa ganun matunghayan nyo rin, ano, kung ano yung ginagawa. So gagawin natin ng behind the scene na video, mga kalapatids, habang kung ma-shoot man tayo rito ng alagang magaling, Excellence Rock Dub, is napaka-importante nun. Napakasaya natin nun, mga kalapatids. Kaya make sure na gagawin ko ng video yan para matunghayan nyo rin at makita nyo, ano, kung ano nga ba yung ginagawa dito, behind the scene, ano, behind the shoot, mga kalapatids. So ito yung mga kalapati natin, so healthy naman silang lahat. Ayan. So masama nga lang yung panahon natin ngayon, makulimlim, mga kalapatids, ano. So simula pa noong umaga is makulimlim na, kaya nga dapat ngayong araw din dapat is magtotos tayo ng 10 kilometers. Kaya lang hindi natuloy dahil nga sa sama ng panahon. So pinaloflay ko lang sila kanina ang umaga, nung tanghali, at ngayong hapon magpapaloflay din tayo. Nasa ganun makapag-exercise sila, ano, kahit na hindi natin sila naitos ngayong araw, mga kalapatids. So pag gumanda yung panahon bukas, so doon na lang natin sila itotos kapag may araw na, mga kalapatids. Ayan, oh. So masigla naman sila ngayon, healthy pa rin. Ayan, make sure natin na healthy lagi yung mga players natin dahil malapit na, ano, yung first lap derby namin, mga kalapatids. So yun muna para sa ngayong araw, mga kalapatids. Now may natututunan kayo, no, sa mga video na binabahagi ko, mga kalapatids. At patuloy pa rin tayo maglulup visit sa mga veterano,
sa mga kilala nating pansir na nagpapanalo sa industriya po ng pagkakalapati, na sa garon makakuha tayo ng maraming tips na siya rin i-share natin na no, mga kalapatid, sa inyo, especially sa mga newbie na katulad din natin, mga kalapatid. So yun muna para sa ngayong araw, shoutout naman tayo. So ito na yung mga pabati natin ngayong araw, mga kalapatid. Shoutout po ka Sir Calvin Kirk. Shoutout din po ka Sir Sherwin Toquero. Shoutout din po ka Sir Norman Tantan. Shoutout din po ka Sir Franz Randel Jimeno Rojas. Shoutout din po kay Kalapangit TV. Shoutout din po kay Sir LL Lop from Denegal Santos. Shoutout din po ka Sir J. Mark Abaya from San Fernando, Pampanga. Shoutout din po ka Sir Jason Pauco from Lingayen, Pangasinan. Shoutout din po ka Sir Robert Delumen from Antipolo City. Shoutout din po kay Sir John Gilbert Sabile. Shoutout din po ka Sir Reynante Sigwa from Araya, Pampanga. Shoutout din po kay Sir Dennis Aguilar from Pagbilao, Quezon. Shoutout din po kay Ma'am Roslyn Linaw. Kay Sir Junjun Lop from Santa Mesa. Shoutout din po kay Sir J. Mark Ramas. Shoutout din po kay Sir Johnny Chuayong from Caloocan City. Shoutout din po kay Sir Amir Mayon from Victoria, Laguna. Shoutout din po kay Sir Carlo Katikista, kay Sir Don Don Lop. Shoutout din po kay Sir Mac Castro from Olongapo City. Shoutout din po kay Sir Jericho Tagob, kay Sir Joshua Rillera. Shoutout din po kay Sir Sergio Villanueva from GMA, Cavite. Shoutout din po kay Sir Denise Nuite from Norzaragay, Bulacan. Shoutout din po kay Sir Neb Glenn Joke Evangelista from Santa Maria, Pangasinan. Shoutout din po kay Sir Pajarillo Lop TV, kay Sir Arsik Lop TV, kay Sir Spencer Bigueras from Bataan. Shoutout din po kay Sir Janes Mar Gorospe, kay Sir Angelo Choc from Legazpi, Albay. Shoutout din po kay Sir Sani De La Fuente from Manapala. Shoutout din po kay Sir Edwin Francia, kay Sir Darwin Laguerta from Manawag, Pangasinan. Shoutout din po kay Sir Lawrence Portugues, kay Sir Chris Lawrence Salvador from Naga City. Shoutout din po kay Sir Simple Lop TV, kay Sir Daniel Donoga, kay Sir LTD TV. Shoutout din po kay Sir Melvin Mariano. Shoutout din po kay Sir JC Salogan, kay Ma'am Mina Osana. Shoutout din po kay Sir Marion Yarsha from Isabela. Shoutout din po kay Sir John Lloyd De La Cruz, kay Sir Tom P. John from CL TV. Shoutout din po kay Sir Ace Johan Lop, kay Sir Aaron Martin Igna, kay Sir Burglutin Carl. Shoutout din po kay Sir Ethan Slop at kay Sir Marvin Arcaya. Yun mga kalapatid, sino, so salamat sa pagsama sa video natin ngayon. At hoping ano, meron kayong natutunan, kayo iwanan nyo ako ng magandang like dyan. If meron kayong, or meron man ako na share, no, na tama mga kalapatid. So depende yan kung i-adapt nyo sa lop nyo. Pero sa atin ano, so ginagawa na natin yan. So nakuha natin yan sa mga nilolop visit natin mga kalapatid. At abangan nyo, no, yung paglop visit nga dito ng Excellence Rock Dub sa lop natin mga kalapatid. Gagawa natin ng matindihan at pangmalakas ang video yan mga kalapatid. So salamat po! Happy flying and see you sa next video natin mga kalapatid.